Mga kabarks, meron tayong drumstick ng manok, meron tayong paminta, ayan. Meron tayong luya, bawang, yung bitchin natin, asin, meron tayong tuyo, yung ginagamit ko yung silver swan kasi masarap to kapag nagtimpla tayo ng Ilonggo style chicken in asal at saka siyempre yung native vinegar natin. Tamang-tama talaga ang asim ng native vinegar sa pagtimpla ng Ilonggo style chicken in asal, mga kabarks. Umpisa na natin yung ginamit ko, mga kabarks, yung drumstick ng manok, hindi yung hita ng manok kasi nga hindi tayo nakaabot kanina sa market ng hita ng manok. So ito na lang muna yung gagamitin natin. Ayan, at unahin natin yung luya. Tinuin lang natin yung paghiwa ng luya. Ayan, luya. Masarap ang aroma niyan. At saka yung bawang natin, siyempre sunod natin. Ayan, dinidikdik ko talaga yan ng maliliit para mas lalong lumabas yung ano niya, yung lasa. Siyempre, yung ating kalamansi, hindi mawawala yan kapag nagtimpla tayo ng inihaw. Ayan, mga kabarks. Pagkatapos, isunod natin yung paminta. Ubusin na kaya natin kasi mas masarap kapag maraming paminta ang ating chicken in asal. Ayan, ako. Ang sarap na ng amoy, mga kabarks. So, haluin lang natin ng mabuti. Kailangan yung kamay natin, malinis. Sunod natin yung tuyo. Ayan, depende sa ano yan, sa dami ng manok. At saka depende rin sa taste nyo yan. Pagkatapos yung native vinegar natin. Ayan, ganyan lang kasimple ang paggawa o pagtimpla ng Ilonggo style chicken in asal. Ayan, at nilagyan ko na ng bitchin at saka yung asin natin, mga kabarks. Ayan. Nakikita nyo o napupunan nyo, hindi ako naglalagay ng brown sugar o kahit anong matamis kasi Ilonggo style nga eh. Ayaw namin ng matamis na timpla. Kailangan lumabas talaga yung lasa ng manok, mga kabarks. Ayan, at ibababad na natin dyan ng mga 30 minutes. Ayan, para manuot yung itinimpla natin. Bago natin tugin ng barbecue stick o ang tawag sa amin yan ay inasalan, mga kabarks. Kaya lang natin siya ng mga 30 minutes para manuot yung lasa ng timpla. Ready na din ang ating uling at natuog ko na rin ang ating Ilonggo style chicken inasal, mga kabikes. Ayan. Umpisa na natin siyang iihaw o iasal, mga kabikes. Bago natin iawin ang Ilonggo style chicken inasal natin ay haplasan natin ng pagmamahal ang chicken oil natin. Ito yung chicken oil, oh. Haplasan na natin siya, mga kabikes, bago natin iawin. Ayan. Haplasan natin mabuti para mas lalong sumarap ang ating Ilonggo style chicken in asal. Siya nga pala, mga kabarks, yung inihaplas natin ay galing sa taba ng manok yan, yung chicken oil natin na iginisa ko sa atwete. Masarap na masarap yan ihaplas sa ating chicken in asal. At makikita niyo, mga kabarks, na mumula-mula ang ating mga manok. Kaya naman sa unang tingin pa lang, nakakatakam ng kainin, mga kabarks. Naku po, ang sarap ng amuyo. Parang gusto ko ng kainin ng hilaw. Ayan, at namumula-mula na ang ating Ilonggo style chicken in asal, mga kabikes. Tandaan na natin, mga kabikes, huwag nating i-overcook para juicy ang ating chicken in asal at para lumabas talaga ang lasa ng manok. Kaya samahan nyo na akong tikman ang ating napakasarap na Ilonggo style chicken inasal. So maraming salamat, mga kabikes. Thank you for watching. Basta sinasabi ko sa inyo, don't forget to like and subscribe. Click the notification bell at mag-iwan na rin kayo ng comment sa aking comment box, mga kabikes, ha? Okay? I love you all. This is Mols Acoustic Ka. Don't forget to like and subscribe. Yes! Mga kabikes, this is Mols Acoustic Ka. Don't forget to like and subscribe. Yes! Oh no! Magiging kubatin na rin.